Mula kay sa iyong araw, mga kapatid, meron daw namumuong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ano yun? Ito yung Vatican at saka ng China, mga tol. Hindi natin alam ang tungkol dito at kaya natin bibigyan ng reaction video at magbibigay tayo ng komento. At syempre, pwede rin kayong makisali, mga kapatid, sa pamamagitan ng comment section sa ibaba. Nanguna, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. Nakalagay po ang link sa ibaba para sa kabuuan ng videong to. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong commentary video. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Isang naglalagablab na balita, mga kaibigan. Dahil hindi lamang ang tensyon sa pagitan ng China, Taiwan, Pilipinas at United States ang ating nakalap, kundi nagkakaroon din ng matinding tensyon ngayon sa pagitan ng China at ng Vatican. Oo, mga kaibigan, may tensyon sa pagitan ng Holy See at ng China. Isa ba itong panibago na rason ng digmaan? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang Vatican magsusulong ng gera, parang hindi naman ata ganun ang tingin natin sa kanila, no? So tuloy natin to. Ang obispo ng Beijing ay bumisita sa Hong Kong sa gitna ng mga tensyon sa pagitan ng China at ng Vatican. Ika pa ito sa ulat ng Rappler. Ang bishop ng Beijing na suportado ng Estado ng China ay bumisita sa Hong Kong noong Martes sa gitna ng pangamba ng ilang mga Katoliko na nais ng Beijing ang mas maigpit na kontrol sa mga usapin ng reliyon sa Hong Kong. Ito ang unang pagbisita ng isang obispo mula sa mainland China mula nang ibalik ang dating kolonyal na Britanya sa China noong 1997. At sumunod ito sa isang makasaysayang pagbisita sa Chinese capital ng kanyang katapat na obispo ng Hong Kong noong Abril. Sa loob ng mga dekada, ang mga Katoliko sa mainland ay nahati sa pagitan ng isang opisyal na simbahan na tapat sa Beijing at isang lihim na sambahayan na tapat sa Papa. At ang pagbisita ng Bishop Joseph Lee ay matalim na binabantayan dahil sa nanatiling tensyon sa pagitan ng China at ng Vatican. Hindi sumagot si Lee sa mga tanong mula sa media noong Martes, ngunit binisita ang katedral ng Immaculate Conception sa Financial Hub ng Hong Kong sa Mid-Levels District at inaasahan na maglilibot sa iba pang mga pasilidad ng simbahan at seminaryo. Nang tanungin ng media kung makikita si Lee ng mga opisyal mula sa Hong Kong Liaison Office, ang pangunahing kinatawan ng Beijing sa lungsod, sinabi ng obispo ng Hong Kong na si Stephen Chow na hindi sila sa gabal, ngunit naglalaro sila ng aktibong papel dahil ang mainland China ay may sariling mga pamantayan at sistema. Sa panayam na lokal na media noong unang bahagi ng buwan bago ang pagbisita, sinabi ni Chow na ang pag-iral ni Lee ay maglilingkod upang palalimin ang koneksyon sa pagitan ng Vatican at China. Tradisyonal na itinuturing na sentro ng mga Katoliko sa rehiyon ang Hong Kong sa gilid ng Chinese mainland sa ilalim ng opisyal na ateistang pamahalaan ng Communist Party. Ang Beijing ay sumusulot sa patakaran ng sinisisyon ng relihiyon na nagsusumikap na alisin ang dayuhang impluensya at ipatupad ang pagsunod sa Communist Party. Tinatayang may 10 to 12 milyon na Katoliko sa China. May 600,000 na Katoliko sa Hong Kong. Ang mga tensyon sa pagitan ng Beijing at ng Vatican hinggil sa pagtatalaga ng mga obispo ay nagresulta sa isang confidential na kasunduan noong 2018. Inirenew ang kasunduan ito ng dalawang beses, ngunit nanatili itong delikado anuman ang reklamo ng Vatican na ilang beses nang nilabag ng Beijing. Si Cardinal Joseph Zen, 91 years old na dating obispo ng Hong Kong at isa sa mga pinakatanyag na kleriko ng Katoliko sa Asia, ay sumulat sa kanyang blog bago ang pagbisita noong Huwebes ng gabi na bagaman maaaring mas mahirap kaysa noon ang sitwasyon, kinakailangan pa rin ng mga tao na magtiyaga, manatiling kalmado at itaas ang kanilang mga ulo. Ika pa ni Cardinal Zen, huwag kailanman italaga ang isang obispo nang walang paintulot. Maaaring isakripisyo ang mga sakramento, ngunit hindi maaaring isakripisyo ang pananampalataya. Tandaan, kung ating mapapansin, mga kaibigan, tumitindi ang tensyon sa iba't ibang dako ng mundo, maging ang China at ng Vatican, dahil sa magkaibang view ng relihiyon ay makikita natin na tumitindi ang mga tensyon.
na nawa ay hindi naman ito magdulot ng mas matinding pinsala sapagkat kahit na maliit ang Vatican ay sobra nitong makapangyarihan na kaya nitong kontrolin ang lahat ng mga malalakas na nasyon kontra sa China. Mm-hmm. Pangalawang Kronika 7 verse 14. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan, pagpapalain ang kanilang lupain. Mga kaibigan, tayo'y tumulong sa ating Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng tagumpay at pagpapala. Lagi nating isaalang-alang na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating pakipagrelasyon sa ating Panginoon na kahit tayo ay awain ng kahit sinuman. Basta hindi natin kaaway ang ating Panginoong Diyos, tayo ay magiging okay. Alam niyo mga tol, nagkakaroon ng problema no sa mga ganyang usapin kapag ang dalawang tinatawag ng pinuno, sa loob ng relihiyon na hindi sa gobyerno, is magkaiba ng isinusulong. Yung isa sabi, tapat daw sa gobyerno ng China, yung isa naman tapat doon sa Papa. Diba? So nagkakaroon kasi ng kompromiso pagdating doon sa usapin kung ano yung isusulong mong doktrina. Kasi posibleng yung isa, ano yan eh, kamay na yan ng gobyerno at iba na yung itinuturo niyan eh, 'di ba? Yung isa naman kamay ng Papa, yun din yung itinuturo noon mga tol. Pero syempre dapat tapat tayo sa aral eh. Sa aral na nakasulat doon sa Biblia, sa aral na nakasulat at tinuturo ng Panginoon sa ating lahat, 'di ba? Hindi tayo dapat tapat doon sa tao. 'Di ba? Kasi ang tao tulad din natin yan, nagkakamali yan, nagkakasala, nagkakaroon din ng mga kamalian sa kanilang mga pagsasalita, mga gawa. Wala namang perpektong tao, mga tol eh. Pero 'di ba nakakabagabag pag narinig mo itong tapat to sa gobyerno ng China. Baka iba na 'yung tinuturo noon, 'di ba? O kaya ito tapat naman to sa Papa nila. So magkakaroon sila ng conflict, 'di ba? Kasi magkaiba sila ng sinusunod, mga tol. Pero dapat ang number one na susundin natin, walang iba kundi yung mga utos na nakapaloob sa banal na aklat, di ba? So, ikaw bilang isang tao, ano ang masasabi mo rito? Tunay nga bang nagkakaroon ng tensyon na namumuo dito sa Vatican at saka sa China, mga tol, dahil sa kanilang magkaibang ano? Dahil yung China nagiging mahigpit, di ba, sa mga relihiyon, mga tol. At ito ba'y pagmumula ng gera? I doubt, parang hindi naman, no, mga tol. Hindi naman siguro pagmumula ng ganun yan. Well anyway, ito binigyan lamang naman natin to ng konting komentaryo at reaction video. Kayo na bahala, umusga. Kayo na bahala magbigay pa ng additional na komentary sa ibaba. Maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.